bata, ngayong araw ay ating tutuklasin ang kwento ng isang sandatang may kakaibang kapangyarihan. Ang pamagat ng kwento ay Baling-baling Dapugan. Noong unang panahon, nang hindi pa sinakop ng mga Espanyol ang Pilipinas, may grupo ng mga pirata na kung tawagin ay sulok. Ang mga tulisang ito ay palagi ang nananamsam sa kabuhayan at kahinaan ng mga tagbanwa, lalo na sa mga baybayin tribo. Walang kalaban-laban ang mga taong tribo sa kanila dahil mas makabago ang mga sandatan ng kaaway. Lahat ng kanilang ninanais-sanayon ay nakukuha nila mula sa pagkain, alagang hayop, at kahit mga nitibong maaaring gawing alipin. Dumating ang panahon na hindi na nakayanan ng mga taong tribo ang pangaapi ng mga sulok. Tinipon ng pinuno ng tribo ang lahat ng kalalakihan at sila'y nagpulong upang hanapan ng solusyon ang matagal na nilang pagtitiis. Napagkasunduan nila na ipatawag ang lahat ng uri ng patalim sa tribo upang mahingian ng tulong para sa kalutasan ng suliraning hinaharap. Dahil sa panawagan, ay nagsidatingan ng iba't ibang uri ng sandata, kagaya ng balong, kutsilyo, supok, palakil, sudsud, at iba pa. Sa harap ng napakaraming sandata, ay pasigaw na nagtanong ang pinuno ng tribo. Sino sa inyong mga patalim ang may kakayanang sumupil sa mga sulok? Sa isang sumagot ang mga sandata, sabi ni ito, "Hindi ko po kaya ang mga sulok na iyan. E anino pa lamang nila ay nangangatog na ako," ani naman ni Palakol. "Ha? Pag naririnig ko pa nga lamang ang mga yabag ng kanilang mga paa, ay nais ko nang ipaon ang sarili ko sa puno ng niyog upang hindi ko sila masilayan." Samantala, pabulawhaw na sambit ni Sibat. "Hoy! Walang sandatang naririto ang may kakayanang makagapi sa kanila. Magtago na lang tayong lahat upang maiwasan sila." Bila ng pagtanggi ng mga sandata ng mga tagbanwa ay biglang nagsalita si Pugal-Pugal. Siya ay isang maliit na sandata na nababalutan ng kalawang at wala ng puluhan. Salamin siya ng kalumaan at pagpapabaya. "Kaya kong talunin ang mga sulok, ngunit gagawin ko ito sa ilalim ng tatlong kondisyon." Ulat ang lahat sa mga salitang kanyang binitawan. Napatawa ang pinuno ng tribo habang tinura niyang, "Sabihin mo ang mga kondisyon na iyan at gagawin namin ang lahat upang ika'y mapagbigyan." Sa malakas na boses ay inisa-isa ni Pugal-Pugal ang mga nais niyang mangyari. "Una, dapat niyo akong linisin kasi sandang taon na akong nababalot ng kalawang. Pangalawa, gawan ninyo ako ng puluhan. Pangatlo, ang nais kong gagamit sa akin ay si Baling-baling Dapugan lamang." Nagtawanan ang lahat sa pangatlong kondisyon ni Pugal-Pugal. Sabi ng isang matandang lalaki, "Ano? Si Baling-baling Dapugan lang ang tanging gagamit sa'yo? Walang alam ang taong iyon kundi ang matulog at magtago." Sabi naman ng pinuno, "Si Baling-baling Dapugan na isang pulubi, kitungin at nakatira lamang sa batong Dapugan? Siya lamang talaga ang nais mong gumamit sa iyo? Bakit? Maraming kasapi ng tribo natin ang mas matipuno at mas malakas kaysa sa kanya." Sumagot si Pugal-Pugal. "Ako ay pagmamayari ng isang magiting na masikampo, 100 taon na ang nakalipas. Noong natamo ng mga tagbanwa ang katahimikan mula sa panggugulo ng mga pirata, nanirahan sila sa katahimikan at kasaganaan. Ngunit nang lumisan na ang aking masikapo, ako ay napasalin-salin sa iba't ibang tao at napabayaan. Tanging si Baling-baling Dapugan ang natitira sa angkan ng aking masikapo. Ito ang dahilan bakit siya ang napili ko dahil nananalaytay sa kanyang mga ugat ang dugo ng aking magiting na pinaglipuran." Humilos ang buong tribo upang ihanda si Baling-baling Dapugan sa paparating na pagsalakay ng mga sulok. Pinalibuan siya, inihisan at hinainan ng mga masusustansyang pagkain upang magkaroon ng lakas sa kaharaping pagtutuos. Noong nalinis at naiayos na rin nila si Pugal-Pugal, ay binigay siya ng pinuno ng tribo kay Baling-baling Dapugan.
Dumating ang araw na dadaong na naman ang mga sulok upang maghasik ng lagim sa mga tagbanwa. Napalikas na ang mga bata, kababaihan at matatanda sa tagong lugar, kaya sinamahan ng mga kalalakihan si Baling-Baling Dapugan sa Dalampasigan. Ang balak nila ay salubungin nila sa tubig ang mga sulok at nang hindi na sila muli pang makaapak sa lupa ng mga tagbanwa. Ayon sa bili ni Pugal-Pugal, lahat ng kalalakihan na naghatid kay Baling-Baling Dapugan ay may baong tela na pantakip sa mata upang maiwasan nila ang bagsik ng kapangyarihan ng kalis. Nakasukdip sa baywang ni Baling-Baling Dapugan si Pugal-Pugal na tila handang-handa na sa paggapi sa mga mapinsalang sulok. Nang matanaw nila ang mga bangka ng mga mandaragat, nagsambit si Pugal-Pugal na, "Itaas mo ako, Baling-Baling Dapugan, upang matanaw ka agad ako ng mga sulok. Maglalabas ako ng matinding kislap at namula kay Magindusa at lahat ng makakakita sa akin ay mawawalan ng paningin sa loob ng isang araw." Nagpiring ang mga taong tribo at kaagad sinunod ni Baling-Baling Dapugan ang sinabi ni Pugal-Pugal. Hindi nang tagal ay biglang kumislap ng napakaliwanag si Pugal-Pugal at tumawa ito kasabay ng ihip ng hangin. Dahil sa tindi ng liwanag ng karis ay hindi na makakita ang mga sulok. Kaya hindi na sila nakadaong sa dalampasigan. Lutang-lutang ang mga bangka nila ng isang araw at nang manumbalik ang kanilang paningin ay nawalan na sila ng lakas ng loob na lumaban. Dahil sa kaganapang ito, natakot ang mga sulok sa mga tagbanwa at sumumpa silang hindi na kailanman babalik sa lugar. Oh, nagustuhan niyo ba ang kwento? Lagi niyong tatandaan na huwag tayong nang huhusga ng basta-basta lamang. Lalo't higit hindi natin alam ang totoong kwento o pagkatao nito. Hindi basihan ang ating panlabas na anyo sa kung ano kaya nating gawin. Hanggang sa muli, paalam! Nara, bayan na may angking ganda, lugar na punong-puno ng istorya, lupa ng aking kapanganakan, may sariling tatak at kultura.